Ito, nakatawin tanong, pero sa tingin ko nakakaano eh. Magandang sagutin eh. Paano paganahin yung mga hindi gumagana na EA? Ang ganda ng tanong eh. Totoo naman yung tanong eh. Paano paganahin yung mga hindi gumagana na EA? O, di ba? Again, just for everybody's, yung general knowledge, so I think majority naman alam natin ko rin EA. Pero doon sa mga medyo bago pa lang sa trading, EA po is called an expert advisor. And ito po yung parang tinatawag natin mga robots na basically does automated trading, no, doon sa platform natin. Bale, ikabit mo lang siya sa platform mo, lagay mo sa kung saan chart mo siya gusto ilagay. For example, Euro USD or whatever. Turn on mo lang yung EA, meron siyang sariling settings niya. Tapos automatic na magte-trade na siya on its own. Now, normally, a lot of people think that this is the holy grail in trading, which is often not true. No? So, kumbaga, yung mga EAs na yan, opo, gumagana yan on certain market conditions. No? So, hindi sila gumagana across all market conditions. No? Just basing on the EAs that I know, hindi ko alam kung merong EA na talagang tried and tested on all market conditions. Pero personally, hindi pa ako nakakita. No? I think meron, pero I think, ano na yan, bangko na yata yung mga may hawak niyan at saka hindi na yan EA. Ano na yan? Yun na yung parang black na box na nakadikit malapit dun sa server. Yun na yun. So anyway, so yun. May next, gusto mo muna? Paano paganahin yung EA na di gumagana? Ikaw muna. Ako muna, sige. Puro kalokohan na iisip ko eh. Okay. Para sa akin, tandaan nyo po, yung EA, meron niyang naka-program na strategy, no? So, kumbaga, it's also a person who made it, okay? So, meron niyang, kumbaga, algorithm kung paano niya tinitrade yung market, no? So, meron siyang sariling set of rules and conditions, meron siyang sarili niyang strategy. So, first and foremost, it might be good to understand kung ano ba yung strategy na ginagamit ng EA. No, kasi maraming klaseng EAs yan eh. May mga trend following EAs, may mga yung parang nagma-martingale, no, may grid. Marami pong strategies eh. Meron yung nag-hedge. So, we have to understand anong klaseng EA po ba siya. Especially for the EAs that you buy, no, over the net. Most of the time, hindi nila sinasabi kung ano yung strategy na meron doon, no. So, kailangan medyo himayin natin kung ano ba talaga ginagawa. So that you would understand kung saan gagana yung EA na yun. Kasi if you think about it, lahat ng EA gumagana siya on certain market conditions, no? So yung tanong natin na paano paganahin yung EA na hindi gumagana, kailangan alam natin kung ano market condition siya bagay, no? Ngayon, syempre, may mga EA na talaga hindi talaga gumagana across all markets, no? mga basurang EA. May mga ganun din naman, no? Pero, most of the time, may sariling market yan, no? So, if it's a trend following EA, kailangan alamin mo kung nagtitrend ba yung market ngayon. And it might be a good idea to have some fundamental bias with that. Kasi kung tama naman yung direction ng trade mo, tapos yung EA mo is trading towards that direction, then you're gonna be fine, no? Kahit anong balibalik try mo sa EA na yun. It's a trend following EA, it's gonna follow the trend. And if you have a trend na tama yung direction, then it will be profitable, no? Now, if you're using EAs, it madalas naman po ang mga EA yung nagma-martingale. Ano ibig sabihin nun? Yun yung parang bibili siya ng maliit na lot size, no? So magbabuy sila. Now, if the market goes up, that's great, no? Isasara nila after a certain take profit level. However, if it goes down, no? Ang mangyayari is, kumbaga, pwede silang bumili ulit, no? So they're gonna buy again, okay? Tapos if it continues to go down, anong nangyari minsan nagkakaroon ng konting sell order doon para kontrahin yung pagbagsak, no? Tapos pag aakyat, bibili. So kumbaga parang naghahalo yung mga orders mo until may maabot siya na certain take profit na mako-close niya both sell and buy at a small profit, no? So kumbaga hindi na siya losing. Ang problema noon, okay siya for markets that range, no, na medyo may tamang amount na range. Kapag sobrang liit naman ng range,
kakainin ka lang nun eh. Kasi, kumbaga, buy, sell, buy, sell, buy, sell, hanggang sobrang taas ng lot size. Hindi na sustainable, no? But, once you have that certain amount of volatility, saka niya marireach yung mga take profit niya, no? So, tingnan nyo kung saan siya effective, no? What I suggest is that you take a look at your, you use your EA first, no? On demos, check mo kung gagana ba siya. Kasi kung demo pala, hindi siya gumagana, then, medyo malabo siyang gumana sa live. If it works on demo, no, medyo naintindihan mo na kung ano ginagawa ng EA, then maybe you can try it on live, maybe on a small account, no, micro account or whatever. Basta maliit lang, no, yung hindi masakit sa atin. Pang test lang talaga. So that's my idea on it. No. So lahat naman ng EAs, hindi naman lahat, pero majority of the EAs work on certain market conditions. It's good to know which market conditions. Okay. Lex, anong ano daw pagganahin ng ang EA na hindi gumagana? Sayang wala siya, si Coach Alex, eh, maganda yung mga insights niya dito. Nasa chat lang siya. Pero pag ganun, yun nga yung pinag-usapan namin ni Alex Manabat, ni Coach Alex Manabat last time. So, ang masasuggest ko, if yung mga EA na hindi gumagana, try to backtest it. And if ever may mali, then tawag nito. Kung ay ako, kung may alam kayo pagdating sa pagko-code ng mga EA expert advisors, so kayo niya mismo mag-code, lalo na kung marunong kayong mag-trade. But if in case na bumili lang kayo ng EA, kasi marami yan ngayon, bumibili lang ng EA, na hindi alam paano gumagana, hindi alam yung strategy behind the expert advisor, so I suggest aralin nyo muna yung concepts ng trading. Kasi mahirap yung bibili kayo ng EA, hindi nyo alam paano gumagana yung EA, basta sinabi lang na i-install nyo lang, i-run nyo lang. Katulad nga ng sinabi ni Coach Stan kanina, certain EAs run with different market conditions, kung nag-range ba siya or trend following ba siya. So yun, kailangan nyo pa rin aralin yung concept ng trading para maintindihan nyo kung paano gumagana yung expert advisor na meron kayo. So yun yung sa akin. Alright. Also, it might help, no? Kasi baka mamaya EA nakarun lang dun sa ano nyo, sa laptop nyo lang or sa computer nyo. And that, you know, yung mga EA sometimes they need support ng VPS. So kumbaga kailangan lagi siyang online for it to work properly. So kumbaga that's also one consideration. Especially for those who are new to EA, hindi tayo familiar doon eh. So malalaman mo na lang na parang pag sawang-sawa ka na nakabukas yung computer mo 24 hours a day. Tapos napipi ko nga pag nag-disconnect yung internet. Yun, ma-realize mo na kailangan pala ng VPS doon pala yun. That's what it's for.